Well, well, well. Welcome back to my channel. Andito na naman yung nag-iisang Madam Lods. At maraming maraming salamat naman at ako'y nakabalik ng payapat mahinisay sa aking katawang lupa. And of course, bumaba ako dito mula sa Encantadia upang tuptin ng isang request ng isa sa ating mga subscriber. Si Kim April. So, gagawa tayo ng pattern ng t-shirt na pang 1-year-old baby. Ayan. Hindi lang yan, magbibigay ako ng guidelines and measurements para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng pattern. Ako ang bahala dyan. Okay? Pisahan na natin, wala nang maraming dakdak. Gagawin na natin yung pattern ng t-shirt na pang 1-year-old na nire-request ni Ate Kim April or April Kim. So, ganyan lang gagawin natin. Ipo-fold mo yung pattern mo. So, yung back pattern muna ang una nating gagawin. Okay? So, maglagay ka ng pinaka-border lines dito. So, ang bust circumference is 23 divided by 4. Oh, 5 and 3 fourth, ha? Ayan. So, 5 and 3 fourth, sukatin na natin dito. Ayan. Tapos dito rin, maglagay na tayo ng 5 and 3 fourth. Tapos guhitan na natin. Ayan. So, bali, ito yung luwang ng t-shirt. And then, kukunin na natin yung luwang ng neckline. So, para sa luwang ng neckline, usually, para sa 1-year-old is 2.5. So, ilalagay muna dito. Yan. So, 2.5. And then, yung sa shoulder, maglagay ka ng 2 3/4. Yan. So, ilagay natin ang 2 and 3 4. So, mula dito hanggang dito, magda-down ka ng 3 4 para makuha yung shoulder slope. Okay, so ilalagay natin ang 3 4 dito para kunin natin ang shoulder slope mula dito sa point na to, paganyan, okay? So, ayan ang shoulder slope. Ngayon, yung batok. So, mag-down tayo ng 1 inch para sa batok. Yan. So, tapos do-drawingan mo lang yan. Yan, yan. Yan. Oh. Yun. Okay, ha? 1 inch to. Tapos dito 3/4. Ano yan? Matik na yan. And then, para makuha natin yung armhole dito, susukat tayo mula dito sa borderline ng 6 inches. So, ito yung 6 inches. So, magpo-point tayo doon. Okay. So, ang tawag dito is arm side depth. Arm side depth para makuha natin yung armhole. Okay. Ngayon, di ba ito yung hangganan ng shoulder? So, lagyan muna lang ng diretsong guhit, ganun. O, sandali. Sagad na. And then, kakarp mo lang yan. Carp. Tapos yung haba ng t-shirt. Ang haba ng t-shirt para sa 1-year-old is 14.5. Siyempre, kakain ka ng maglalagay ka ng allowance mo dito ng 1/2 inch. Tapos dito magdagdag ka ng 1 inch. So yung 14.5
madadagdagan ng 1.5, so magiging 16. So susukatin natin yung 16 dito mula dito sa pinakadulo hanggang dun sa desired length. Okay, so yun, so lalagay mo na lang hangganan yan. Yun. Tapos syempre yung hemming niya dito is 1 inch. Yun. So ito yung hemline dito, hemline to ah. Ito yung finish talaga. Ito para itong allowance na to para doon sa paghineming mo na siya. Okay? Magdadagdag ka ng sewing allowance dito sa side. Yan. Lalagay ko na ha. Yo. Ayun ang sewing allowance natin. Okay? Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan ang dito lang tayo nagdagdag ng sewing allowance. Dito, ito na yon, yan na yan. Yan na yan ang gugupitin. Okay. So, gupitin na natin to. Yan yung kalalabasan ng back. Yan ang back. So, ito susulatan natin ng back. Back pattern. Okay, so andito na tayo. Meron na naman tayong another pattern paper para sa front natin. Ngayon, ipo-fold mo lang yung pattern paper natin para magawa na natin ang front pattern. And then, kukunin mo yung back pattern na ginawa mo kanina. Ipapatong mo lang dito. And then, iti-trace muna natin yung back pattern. Kasi ito yung gagawin nating front pattern. Pero may babaguhin tayo para meron, para maging front pattern. Okay? Ano naman pag-trace eh? Ganun eh. Ayan. Meron lang tayong konting babaguhin dito para maging front pattern. Hindi pa kasi. After nating matrace, automatic yan. Yung shoulder, bawasan na ng 1/2 inch. So bawasan muna siya ng 1/2 inch dito. Okay. After that, dito sa may pasinin niyo ha. Pasinin natin dito yung neckline. Okay. So another, magdodrawing ka na parang imaginary lines dito, straight mula dito. Yan. Kunwari imaginary lines, meron kang straight dito. Drawingan na natin, ha? There. So, ayan. So, from the imaginary line here, magda-down ka ng 2.5. Okay. So, ayan. 2.5. Okay. So, ayan. Down natin ng 2.5. After that, lalagyan natin ng round. Mula dito, mag-round tayo. Ayan. So, ito. Ayun. Ayun o. Pasin nyo ba? So, after that, dito sa armhole, magbabawas din tayo dito ng 3/8. Ayan, tingnan nyo. So, susukatin natin dito. 3/8 or 1 cm. Ganito, oh. Ayan. Ito yung 1 cm. Eh. Ayan. Ayan yung 1 cm. Oh. And then, ika-card mo yan pa ganun. Yan. So, eto na yung sa front natin. Ayan o. Oh. Bubukahin natin yan o. Oh.
Ayan ang front. So, bali, ito yung front. Ayan. Oh, ano yung back? Ito yung front. Ito naman yung back natin. Ayan, oh. So, oh, ayan. Ayan, oh. So, kung mapapansin nyo, ayan, so gaganyan yan. Gaganyan yan. Yun. Ngayon, akala nyo siguro walang sukat ang armhole. Meron din. Ganito, oh. 10 or 10 and a half, ganyan. Nasa, basta nasa, ano yan. Kahit sukatin natin, makukuha yan. Tignan nyo. Kasi, ang nagdala dyan, yung, di ba gumawa tayo ng arm side depth na 6 inches. So, yun ang nagdala. Once na yun nakuha mo, automatic yan, ang magiging armhole mo is 10 inches or 10 and a half. Try nating sukatin na kung tama ba yung aking ano. Tama. So, pag sinukat natin yan, like this, ayun, no? Ayun. So, tama siya, guys. Pumapatak sa 10 and a half. Ayun, no? Kasi, ayun, no? 5 and 1/4 kasi, so, time is 2. Kaya, 10 and a half circumference yung armhole. So, tama. Pag sinundan mo yung arm side depth, yun na yun. Yun na yun ang magdadala para makuha yung tamang arm. Sleeve niyan, ganito lang ang paggawa ng sleeve. Kukuha ka lang ng papel or pattern paper. Tapos, ipo-fold mo lang siyang ganyan. And then, syempre, another, mag-drawing ka na naman ng border lines. Kasi hindi nawawala yung border lines na yan. Kumbaga, guidelines lang kasi yung border lines. Okay, after that, magsusukat ka lang ng 2.5 dito para doon sa lalim ng kilikili. And then, lalagyan mo lang ng straight na paganyan. And then, yung armhole is 5.25, diba? So, susukatin mo lang siya ng 5.25 dito. Para madali lang, ha? Ito, example ko lang to. 5.25 doon. Ika-carve mo lang siya na parang ganyan, o. Igaganyan mo lang siya dito. Tapos, kumbaga, lalagyan mo ng shape. Yan. Yan. So, lalagyan mo ng shape na ganon para maging bilog siya dito. Actually, pwede kang gumamit ng carve, French carve na ganyan. French carve mo siya doon. Tapos, doon sa point na yon, mag-French carve ka rin na ganyan. Like this. Yan. Oh. Okay. Tapos, ang haba lang sleeve natin is 4 inches para sa size 24, pang 1 year old. So, syempre, mag-iiwan ka ng sewing allowance dito. Huwag mo ika-count. Dito ka magsimulang magsukat ng 4 inches. Ito, sewing allowance yun. So, magpo-point ka doon, 4 inches. Then after mong ma-point doon, mag-a-add ka na naman ng another 1 inches para sa hemming ng sleeve. So, yun. So, nakapag-hemming, ay nakapag-ano tayo. Then, draw a straight line like that and draw another straight line like that. And then, yung sleeve opening, dito mo kukunin yan. Dito, kasi ito yung finish na haba ng sleeve eh. Ito hindi naman kasama kasi ito yung pinakatupi niya. So dito tayo magsusukat ng sleeve opening, which is 4 inches dapat. 4 inches. Okay. Depende. Merong iba, 4 and 1/4. Ito, lalagyan natin
ito 4 1/4 kasi masyadong masigip naman yung. Okay, so yun ang 4 1/4, and then i-coconnect mo ito doon. Yan. Tapos lalagyan mo rin ng paganyan na guhit para pag hineming mo siya, okay siya. 5 1/4 dapat ito. Ayun, tama. So, nakuha natin is 5 1/4 nga. And then maglalagay tayo ng allowance. Siyempre, double check mo to. Kung nakuha nga, ngayon kung hindi naman nakuha, pwedeng mag-adjust ka dito. Okay? So ngayon nakuha naman, lalagyan na natin ng sewing allowance dito yan. Ayan. So yun. So ganyan. Ito na yung slip. So lalagyan mo na lang ng center dito yan. After that, syempre lalagyan mo ng indication kung alin yun ang magiging harap sa sleeve. Let's say for example, ito yung gagawin nating harap. So ito, medyo babawasan pa natin ng at least 1/4. Maglaline tayo ng ganyan. Yan. Yan. So babawasan pa natin ng 1/4 ito. Itong kabila lang ha. Itong part lang dito kasi ito yung magiging indication na yung ito yung magiging harap natin. Yung 1/4 na bawas nasa bandang kalagitnaan siya. Tingnan niyo oh, nasa center. Pero muna natin ba? So bubukitin natin. Oh, yun. So nabawas natin. So ito ngayon ang magiging harap. Lagyan natin ng tikete dito para malaman natin na ito yung harap. Ayun. So ayan na siya oh. Merong indication yung para sa harap. Ayan o. Nilagyan ko ng pikete. Ayan. Pag kinabit sa katawan, ganyan ang itsura niyan. So, ito yung hemming. Itutupin ang ganito yan eh. Ayan o. Ayan o. Ganyan ang itsura niyan. Kaya naman nilagyan natin ng angulo. Parang paganyan. Kasi pag hineming mo yan, ayun, saktong-sakto siya dito. So, ganyan ang magiging resulta niyan. Ganyan, pag naidugtong na yan sa katawan. Okay. Yan, so buo na yung ating pattern para sa 1-year-old baby.